I trust that Secretary Jesse Robredo and the Chief PNP will take note. This is not only damaging to me, it is potentially even more damaging to the entire police force whose integrity is now at stake. I believe there are bad eggs in the police force and should be weeded out. Mr. President, we support your matuwid na daan. Palagay ko hindi yun dun sa diversionary tactic na may nabanggit na Chief Superintendent, meaning one star, no, dun sa mga civilians. Dahil meron talagang, I believe, meron yatang isang listahan na ito ay napabatid na sa kaalaman ng ating kalihim, ganun din sa ating Chief PNP. And this is now the subject of an inquiry. In the course of doing my job, marami tayong mga naging kaibigan dahil napasaya natin sila. Dahil ito yung mga naniniwala sa matuwid na daan. At marami rin mga tao na nasa kasaan natin, na nagalit sa atin dahil naputol natin yung so-called kanilang hanap buhay. At marami din tao na kung saan we neutralize all the nefarious activities. Now, maraming mga tao ito sinasabi nga natin. Hindi lamang sinasabi natin itong kailan Dominguez na carnapping syndicate or group na maaaring ito ang gumawa nito. Ito nga, ang nasa isipan ko ngayon. Kung bakit nagtatago yun gumawa ng report at hindi lumalantad, probably, o parang nagkakaroon ako ng kasiguruhan that he is one among the carnapping syndicates. Siya yung membro mismo, kaya dinadivert niya ngayon yung attention. Bakit hindi siya lumabas? Kung talaga meron silang report, meron silang ebidensya, bakit hindi sila lumabas? So, isa lang mamumungo sa isipan natin. Kung meron silang kinalaman sa mga sindikato na ito, gagawa sila ng isang paraan. Dahil well-entrenched yan. In the reports that I've been reading, you know, sa mga pahayagan, sa mga naririnig ko sa broadcast media, ano sinasabi nila? Well-entrenched itong mga members ng sindikato na kung saan napabanggit pa na meron mga pulis, meron din mga membro ng LPO. Now that the truth is about to come out, ito na, nagkakaroon na ng mga diversionary tactics. Kaya yun ang nabubuo sa akin. Isa lang yan sa aking mga in-entertain na ideas. Marami pa. Dahil marami tayo talagang mga nasaktan in the course of doing our job. Now, doon sa destabilization, lumabas ang Class 78, no, sinasabi nila na meron yung August Moon, September Moon, lahat ito wala naman. Diba? Kayo rin magsasabi. At isa pa, hindi ako naniniwala sa lakas ng bala. Naniniwala ko sa lakas ng balota. Sabi ko nga, yan ang iniimbestigan ko ngayon. Sino ang mga tao nito? Although I have now some names that I know, and I'm trying to validate all of these things. And probably, if my lawyers will tell me that give them a day in court, we will face them. What's your message to them? What would you like to tell them? Come out in the open. Bring all your cohorts, bring all the pieces of evidence, and face me like a man. Hindi yung patago-tago doon sa sinasabi nilang media leak. Tanyo na talagang gagamitin ang pangalan. Of course, imagine. Ang telepono ko, ino-off. Ah, hindi ko yan ino-off, pero naka-silent mode. Nagkataon naman, ay nakalimutan kong silent mode dahil nagpamasayo ko that night. Ano? Noong umaga, may tumatawag sa akin, mga alas 5 pa lang. So, nagpabili ako ng mga jar. And so happy na, nandun nga lang sa isang jar. At tinignan ko bakit yun. So, I started to master that necessary strength in me. I tried to pray hard. And nandiyan na, kung nabasa na ng mga kaibigan ko, nandiyan na yung mga support. Kaya, ang
ginawa ko naman, I went around the different radio stations and TV stations yesterday so that more or less, kasi the burden of proving kasi kahapon was on my side. Now, the burden of proving now is on the side of my accusers.